Ano na kaya ang nangyayari sa ating pambato na si Kai Soto? Lumalakas na talaga at ibang iba na sa galawan nito dati. Dumadakda, kumukuha ng maraming rebound at ibang iba na talaga ngayon. Sa kakatapos lang na laban ngayon, si Kai Soto ay naka-score ng 16 points at may 14 rebounds, may 2 assists at may 2 butatapa. After ng laban, sinabi ng general manager ng Yokohama na si Kenta Hida na sobrang laki na daw ang pinagbago ng isang Kai Soto sa kanilang team from a lone player to starting player na ngayon na sobrang ganda pa ng nilalaro para sa kanilang team. Bago mapunta si Kai Soto sa Yokohama, medyo hindi maganda ang standing ng Yokohama na nag-i-improve na ngayon. Simula nang pumasok si Kai Soto sa Yokohama ay sunod-sunod na ang kanilang panalo. Meron ng 3 winning streak ang B-Corser at ang best player of the game sa mga nakarang laban kasama nga si Kai Soto alongside sa kanilang point guard na si Kawamura. Ayon pa sa report, sinabi ng GM ng Yokohama na ito naman daw talaga ang inaasahan nila kay Kai Soto dahil simula naman daw ng pagpasok nito sa lineup ng Yokohama ay malaki na ang expectation nila sa batang Pilipino. Very promising naman daw kasi si Kai at nagkaroon ng dimension ng kanilang opensa kapag nasa loob si Kai Soto pati na rin sa depensa. At nagpapasalamat din ng GM ng Yokohama sa kanilang head coach na malaki ang tiwala sa kanilang Asian import na si Kai Soto. Ayon naman sa isang report sa isang sports site sa Japan, sinabi ni Coach Hayato Aoki na kapag nagpatuloy daw ang ginagawa ni Kai Soto sa kanilang team ay mas gaganda ang kanilang team standing. Hindi lang si Kai, pati na rin ang lahat ng player nila. Ang napansin lang ni Coach Hayato na kapag dinodominate daw ng batang Pilipino ang bawat kalaban nila sa Japan B-League ay may pag-asa nga itong makapasok sa NBA kung yun ang pangarap daw nito. Nakikita daw niya na may potensyal talaga ang bata pero marami pa daw dapat itong matutunan. Pero may future daw talaga ang bata na makapasok sa NBA kapag mas lalo itong gumaling. Buo daw ang tiwala ni Coach Hayato sa kanilang Asian import sa bawat laban. Kaya nga daw ito binibigyan ng mas mahabang playing time dahil una pa lang may napansin na ito na kakaiba na malaki ang maitutulong ito sa kanilang team. Sa ngayon, ang ating pambato na si Kai Soto ay dominating na talaga sa laruan ng Japan B-League. Palaging double-double na kahit ang GM at head coach nila ay sobrang humahanga na dito. Sana naman ang mga haters ni Kai Soto ngayon ay wala nang masasabi dahil iba na talaga ang laruan ni Kai. Lumakas na talaga ito ngayon at kita naman sa stats na hindi maitatanggi ng mga taong sumusuporta sa kanya. Sana magtuloy-tuloy ang magandang performance na ito ni Kai Soto hanggang sa NBA Summer League para sa tsansa pa nitong makapasok sa pangarap ng lahat ng mga Pilipino na may isang Pinoy na naglalaro sa NBA. Suportahan pa rin natin si Kai at magdasal na sana makapasok nga ito talaga dahil pangarap natin itong lahat.